Magandang hapon po sa inyong lahat, ating mga kababayan. Ako po si Charlotte Villones, isang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia for 17 years. And sa akin pong 17 taon dito sa Saudi Arabia, masasabi ko pong maayos po ang aking trabaho. Ako po ay isang legal na nagtatrabaho sa ating sa bansang ito. Gusto ko lang pong linawin yung kumakalat na issue about daw doon sa pagpapakalat na ako raw po ang nagsimula kung bakit ang mga kababayan natin ay pumunta sa Pasuguan or sa POLO-Riyadh. So how can you say the truth if there is a lies, and how can you say sorry for something that is so wonderful? Sa palagay ko po, ang ating mga kababayan pumunta po doon sa POLO-Riyadh, sa aking palagay, dahil po dito sa interview ito. Panoorin po natin mga kababayan at pakinggan mabuti kung ano po ang sinasabi. Pwede po nga nagpo-comment po dito sa ating live this morning na labat. Sinasabi, saan daw mga pagkain, matulada sila? Ang tanong, kayo po ba itumawag po sa ating embassy o sa ating polo, or kayo po ba ay may panahon na pumunta dito? Kasi meron dito eh. Okay, yung mga saan ang pagkain, ang tanong nila, sabihin sa amin. Yes. Sabihin sa amin kung ano, saan sila, tumawag sa amin. Ngayon, kung walang mag-response dito sa amin, you have all the right to complain. Pag sinabi sa inyo na walang pagkain, then you have to tell me. Kasi hindi maganda yun, kasi available ang pagkain natin. That's right. Yun nga sir, ang sinasabi natin sa ating mga katulong na kung pag wala nag-complain at wala nangingin ang pagkain, syempre paano po sila pamimigyan ng pagbalawan? Nandito kami sa office. Yes. Oh, everyday, kahit Friday, kahit Saturday, nandito kami. And may nagtatanong po rito, Labat. Okay, mga kababayan, siguro naman po ay napakinggan ninyo yung statement na yun na yung mga tao po na nangailangan daw na kung halimbawa walang pagkain. So yun po siguro yung ang isa sa mga nag-trigger sa ating mga kababayan, bakit po sila pumunta ng POLO-Riyadh sa Riyadh. Ang tanong ko lang po dito, sa panahon po ng crisis, more than almost 3 weeks na walang trabaho yung ating mga kababayan. Siguro isa po yan sa nag-trigger bakit sila pumunta doon. And pag-usapan naman po natin yung sinabi doon sa iRadio. Alam po natin na ang interview ay hindi malawak ang kaalaman pagdating po sa pagbabalita ng ganitong klaseng sensitibong usapin. Take note, sensitibo po yung usapin ito, samantalang hindi po muna nila finilter yung mga dapat sabihin. Pangalawa, hindi po tinanong ng ating nag-interview ano-ano po ba labat ang mga naging paghahanda para dito. Sino-sino po ba ang mga naka-assign para mag-ayos ng ganitong klaseng food assistance? At meron na po ba tayong manpower? Meron na po ba tayong committee? At yung coordination po doon sa Pinoy supermarket at coordination po sa tao at yung logistics. So ito po yung mga dapat na mga tinanong at ng ating nag-interview mula doon sa iRadio. Ngayon naman po, kung ito po ay naitanong at naayos ng maayos, nagkaroon ng coordination at nagkaroon tayo ng mga dapat gawin, siguro po hindi mangyayari. Pag-usapan naman po natin yung sa POLO-Riyadh, that was Sunday, around 10:30, pumunta po ako doon, kasama ko po isang ating kababayan. Tinulungan ko lang po siya. Pumunta po ako doon para tumulong, hindi po ako nangangailangan ng food assistance dahil alam ko naman po na meron pa naman akong kakayahan at meron pa naman po akong pambili na makakain. Salamat po. Ngayon po, tinulungan ko yung kababayan natin doon, pumasok sa loob, ang dami na pong tao, ang dami-dami na pong tao doon. Tapos, pumasok siya doon, in-interview, nabigay ng copy ng passport ng ikama, at pinaliwanag niya kung ano naging problema. And then, nakatanggap po siya ng isang papel, na ang papel na iyon ay isang form. At ang form na iyon ay, ganitong klaseng form siya, unified request. Mapapansin niyo po, lahat po sila ay mga nakaranas po ng problema in terms of food assistance. Pagkatapos na makuha niya po yung form na yun, binigyan po siya ng isang ganitong klaseng ayan, pack. Wala pong specific na amount, wala pong nakalagay ilang kilong bigas, ilang kilong asukal noodles, wala pong quantity, wala po siyang amount. Ngayon, ang mga Pilipino, may, ang bang nakita ko, may mga hawak na ganito. Pumunta po sila ngayon sa supermarket.
Pumunta rin po ako doon kasi po tinignan ko rin po kung paano po ako makatulong kay ate. Yung nakita ko doon, pagdating ko sa Pinoy Supermarket, ang dami-dami ng tao na ang dami-daming pushcart. Punong-puno na mga items yung pushcart. And then, habang ginagawa ko po, nakalive na po talaga ako, masaya ako na tumutulong, na naghahakot ng bigas, ng canned goods. Pero hindi namin alam ilan po yung quantity, ilan yung kilo po ang dapat nilang gawin. Kaya lahat sila doon, kuha sila ng kuha ng mga items, so wala silang alam na meron pala pong designated or specific amount. Ngayon, naka-live po ako, nilalive ko siya. Ito po ay live, actual kong binivideo kasi hindi po ito fake news. Masaya ako na naandun at tumutulong. And then nakita ko ang daming tao, punong-puno yung pushcart. Nakita ko, nagkakadulo sa counter. Lumapit ako sa counter hanggang sa nakausap ko yung general manager. At kung mapapansin niyo po, yung general manager sa supermarket, naglabas po siya ng kanyang statement na nagkaroon nga po ng kaguluhan. So from that manager, nagkaroon na po ng kaguluhan. Aminado po siya doon. Tinanong ko sa kanya, sir, bakit po nagkakagulo? Ang sabi niya is, yung amount lang daw ay ganito yung makukuha. For 5 to 10 facts is 500 reals nung una. Then tumawag po siya sa officer ng polo. And then sinabi nga, magiging yung 5 to 10 facts magiging 600. Ako po mismo ang naandun sa sitwasyon. Ako po yung nagbibideo. Ako po yung nakakita. Nakikita niyo po yan sa aking live video sa Pinoy Supermarket. At andun po kung paano sila nagagalit. At yung tungkol naman po sa 200 na assistance, prior to that, kinausap ko na po yung mga Filipino doon. Ate, magkano makukuha? Sabi nila may 200. Isa po ito sa patunay na nagsabi na 200 daw po yung makukuha. Panoorin po natin. Ako mismo, mga ito. Kaya ate. Sinabi ni National Mustafa sa kanyang tinuran. Mm-hmm. Kasi we already reported everything po. Sabi niya, lahat ng OFW tag 200 po dalawa. Pero ngayon, binaba niya. Isa po yan sa ating mga kababayan na nagalit dahil alam po niya sa sarili niya na 200 reals po ang kanya makukuha. Tapos may mga nabasa rin po ako, ngayon ko lang po sasabihin at may mga nag-forward po sa akin. Nung last Thursday, may mga nakakuha na raw po ng mga food items. Worth 200 po siya. Tapos ngayon, may nakita rin po ako din isang post nung March 26 na nagsasabi na ito po yung post nung March 26. Ang sinasabi po dito, attention, nabigay na po ng 200 reals food assistance ang Polo OWA. Ayan po ang malinaw na malinaw po yan. Ang Polo OWA, mga no work, no pay, magdala lang po ng copy ng passport, tara na. So, isa po yan nung sa mga nag-post na kung magkano po yung amount na makuha. And then, nakausap ko rin po yung ibang Pilipino doon, sinabi rin po nila na yun din po yung makukuha ang amount. Ang naging problema po kasi is, kaya ko po siya nakuha ng video kasi during that time, nagbibideo na po talaga ako at nakita po talaga yun ng mga tao na ang dami ng kaguluhan. Tapos po, pumunta naman po tayo doon sa usapin na Pinoy Supermarket Sales. Bakit po kasi, ang naging problema po kasi, bakit po kasi walang specific amount? Dapat pa lang po, sa Polo OWA office, sinabi na agad sa mga kababayan natin na, kabayan, ito lang yung makukuha mo, 100 reals. So, at least alam na po ng mga tao yung amount na pwede nilang kunin. Alam na po nila. For example, kung isang kape lang yan, isang kilong bigas, alam na po agad ng mga tao at hindi po sila magkukuhaan ng mga pushcart doon at punuin lahat yung pushcart. Kaya po nag-create ng gulo sa Pinoy Supermarket. Ako po mismo ang naandun, kaya ako po ang makakapagsabi kung ano po ang nangyari at kitang-kita po yan doon sa aking live. Pagdating naman po doon sa usapin na fake news, ang masasabi ko po, hindi po fake news yung inilabas kong live and actual video kasi po, totoo pong nangyayari yun on the spot, nangyayari po yun kaguluhan sa Pinoy Supermarket, nangyayari po yung mahabang-mahabang pila doon, at saka nangyayari po doon yung mga sinabi sa akin na halagang 200 nga yung makukuha. Tapos, meron din po tayong sinasabi dito na yun nga, na very, hindi po siya clear yung information doon sa
nakasulat na items.